dili niya gusto mag kami magmadaogon o magmalipayon sa pagpangalagad ng kanino. Uban ni kami ining pipila ka mga oras sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat, Father God, na ikaw mag-tabang ka na mo through the teaching ministry of God, the Holy Spirit. Tabangin sa imong alagad sa pagdala sa imong pulong. Kung tinigdanan ang ginatugyan, ginapasalamatan ng mga dawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos o atong manluluwas. Amen. Okay, mangingin ko ang ang atong Sunday school nag-level up na yun. Si Pastor Brindo Murag, happy na siya mga man sa Divine Dinosphere. And then si Iksong Linda, nadiri siya sa kanina, Spiritual Recovery Tano. 7 steps with regards to spiritual recovery. And then, kung ang atong pagkinabuhi, wala din na tukma sa law-law na itong pagkinabuhi para sa Ginoo, nan, kinahanglan magamit na ito ang 7 steps sa kitawag na ito, recovery diya sa pagpangalagad sa itong buhi ng Diyos. I do not know kung nag-take note mo niya ito, nindot ka ito siya, no? Now, tinuod ka na sa gisulti ni Song Linda, diligyod sa mga dagko na desisyon ang nagpasabot na malinglag kita sa akong kaway. Bisan sa mga gagmay desisyon. Dili obvious ang pamagi sa akong kaway. Dili siya maghatag o dagko kayo ng mga panghitabo para nga makuratanda. Kundili, gamito niya ang pinagkagamay kaimutan na halos dili na ito makita. Nga di ay nalipat na kita diha sa iyahang tinguhan sa paglingla sa tanan niyang mga kanakan. Ubusa, adun na siya yung mga pamahatid yun, no? Ginalingla kita niya. Kung dili ta-aware, dili ta-alert, mao ka na nga ang atong pagkinabuhi ng Kristohano, dili malipayon. O sa'yo, magkandatag, malipayon ang Kristohano, pero tinood, malipayon ang sasulod. Why? Tungod kay pilita sa atong Christian real life. O kung wala na itong matagam kami ang tinuod ng Espirituhano ng pagkinabuhi, which is mao'y atong topic usap karon, dili kita mag-enjoy. And in fact, para sa ito, mura lang tag playing game, no? Mura lang tag nagadula-dula. And then, wala di ay siya ay resulta. Wala di ay siya ay kahimuan sa mata sa Diyos. Okay, so magbabasa ko diri sa Hebrewanon 4:12-13, nagaingon, kaya ang pulong sa Diyos buhi o nagalihok ng kamhanan, labi pang mahayit kaysa espada nga duay sulab, o mutulot nga ito sa gitaguan sa kalag o espiritu, sa mga lutahan o sa mga kawayukan, o mutukad sa mga huna-huna o katuyuan sa kasing-kasing. O sa pananaw sa Diyos, wala'y binuhat nga natago, hinanua ang tanang utang, binuksan o dayag sa mga mata niya, kang kinsa maghahatag, graon niya kitag husay. Sa milabayng Domingo, atong gitunan ang verse 12 niini, and then by now, ato na kita itikap damay, kining sa verse 13, before kita mag-ani sa operating under the law of spirituality. Kalingaw kayo ang atong kalibutan, kung dili kita mag-susi sa pulong sa Diyos, mapildi kita.
mapildi kita sa manurundang kubat tungod kay anatong kaaway malinglakon man kayo. Ang atong mata dali nga makakita sa mga linglas at mong kaaway. O kang kita usap ang atong old signature, dali nga mong magnet sa mga gitawag na ito, mga kalibutan ng butang. So, before kita mag-anhi sa operating under the law of spirituality, ato sa nga itiwas kining sa milabay nga Domingo, knowing the characteristics of knowing the word of God, and then kining gitawag the characteristics of divine inspection. There is the characteristics of divine inspection, for even as the Bible judges our thoughts and motives, God Himself is the one who reads our thoughts. Ang Diyos, nakabasa siya sa itong mga ginahuna-una. Sumala pa sa Hebrews 4:13. So, sa divine inspection, walay usa ka na ito na maka-iskapo. Bisan man ang kanyang ginahuna-una karon, dili na siya maka-iskapo sa mata sa Diyos. So, siguro, napakay hatred, napakay anger, napakay wrong motivation, sa mata sa Diyos, dili na siya maka-iskapo. Kaya ang tanan, mabasa man mo sa Diyos, bisan man ang ato mga motibo sa itong una-una. So how would you like to have everything you have today, no? Projected above your head on the ceiling. Kung imong pagkatanaon, tanan ni mong ipanguna-una karon. Siguro, kung mag-ana ka, mubo lamang kayo ang atong kisami. Huwag ang imong panguna-una o ang imong motibo, niyabot ni siya ato sa taas. Kita ni siya sa mata sa Diyos. Huwag mo man ganin na nga ang verse 13 na ganoon, neither is there any creature that is not manifest in His sight, in God's sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. That means, the word we have to do here, nagpasabot nga literally from the Greek, with whom we have to give an account. So, both ipasabot nga ang tanan na to ng mga ginapanghuna-huna, kinikita o klaro sa mata sa Diyos. Walay maka-escape po nini. Huwag dinin po pwede na to mabakagan ang Diyos na yun. Mabito na nga dapat careful kahit sa ito ang spiritual life. Kay God, ang tao, nagkatanaw sa appearance sa tao. Pero ang Diyos, nagkatanaw siya sa imong huna-huna. So, God is not so impressed with your works. Dili siya nagabase sa impression sa iyang nakita o imong nabuha. But He is so impressed with your thoughts. Ang gitanaw sa Diyos, okay, alay, tamitag ni Purana. So, mo ka na nga usang kabutang na dapat na ito na ibutan yun sa itong pag-isip. Nga sa liya nga nagpangalagad kita sa Diyos, nagabuhat kita sa mga buhaton ni iya sa Diyos, dapat a right thing must be done in a right way. Dapat insakto yun. O may mo siyang insakto lamang
Sadyan kita right with God. Momonta na dapat may question na to sa itong kaugalingan. So, momonta na dapat nga first question sa itong kinabuhi. Before kita nagabuhat sa mga bulhoton ngayon sa Ginoo, are we right with God? No? Insakto ba ko diyan sa Ginoo? Tama ba ang akong motibo? Am I spiritual? I am clean before the Lord. I am in fellowship with God. Pumunta niya dapat mga questions na to. Kaya kini mo kong rebound, dili naman ang tanin ni Cesare. Kung kahibalo na lang ka mong stay in spirituality. Apang kadilita kahibalo pa mong stay in spirituality mo, nang magamit kita ang rebound. In fact, gihatagan na ito nakakronin RACI, no? Rebound, Experiential Sanctification, and then Yield Release. But there are many ways to kill a cat, no? Ang pagpatay sa iring, dagang pamagi, no? Pwede din mong pusilon, pwede din mong dunggabon, ano ba, isulod nila sako, and then idodo sa init nga tubig. Daghan, there are many ways. O kining akong subject karon, usapon ni ka pamagi. So operating under the law of spirituality. But yes, it is necessary nga i-check na to ang ato ang pamunahuna. Because one of the characteristics of the faithless wife is the characteristic of divine inspection. Ginapaminaw sa Diyos ang mga motibo sa taksa-taksa na itong kamakilagod. So, nag-stay kita o usa ka oras sa paglingkod, usa o duha ka oras sa itong pagsimba, sa itong buhay ng Diyos. Apan ang Diyos is not concerned about your sitting, your standing, your kneeling, o unsang ng klases pagsimba. God is so concerned about your thoughts. How you worship God. Are you clean? Because you cannot worship God if you are not clean before the Lord. So, morning sa gitawag na ito, divine inspection. No? Sa divine inspection, ito nakita din ha, God is so concerned about our thoughts. As the man thinketh in his heart, so is he. So, mag-enjoy lamang ikaw sa imong journey when your motives is right with God. No? Kinahanglan din sakto diya sa tubangan sa Diyos. Nawan hindi kita karoon sa operating under the law of spirituality. I just hope na focus mo din, no? To operate under this law of spirituality, there are three procedures you must follow when you sin. Number one, rebound. Number two, isolate past sins. And then number three, keep moving. R.I.K. Rick. So, dili ka maka-operate under the law of spirituality kung adun na kay sala. So, din kita mag-una sa rebound. Permanente naman ato ng ginatudlo. Apan yes, atong pagkatikapon kini. Tulo, no? Number one is rebound. Number two is isolate past sins. Kining isolate past sins po na pila ka-importante diri. And then keep moving. Now, there is a rebound. Kanunay na natin kini siyang ginabasa. If we confess, that means we acknowledge our sins to God the Father,
He is faithful. Ang atong usually ang atong ginagamit niya sa atong pagsimba, dili kini siya nga translation. I just hope nga i-change ninyo jay, mas gwapo ninyo translation, you know. If we confess our sins, He is faithful. He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, duha ka klaseng sala ang gisgutan din ni, pero meron ka tong known sin ang nahibaluan ni mong sala o ang wala ni mong mahibaluin na sala. Ang gi-require dere, ang nakanindot dere, kaya ang gi-require dere, ang imo halang nahibaluan nga sala at that moment. Just imagine that, unsa kadako ang grasya sa Diyos, no? Daghang ka mga wak mabantayin nga sala sa milabay ng mga adlaw. But ang Diyos, tungkol sa iyahang pagka-grasyoso, ang iyahang ipangayo, katulang imo nahibaluan nga sala ron. Kung sa mga imong naibuluan na sala karon, just confess. And I will forgive that sin. Niya ang sabay, iyang isulti. And cleanse you from all unrighteousness. Duhaan ito. Pati itong wala di mong mahibaluin na nakasala ka, siguro. Naglakaw-lakaw lang ka din ha, nanala kay aksyon ng gamay nga na Istanbul ang usa ka tao, nakasala biya ka ito. Huwag ka kahibalo. Apin to, limpyo to. O ka, nagbuhat ka sa usang kabutang, huwag ka nahibalong sala. Huwag ka nahibalong sala. Pero, na kay known sin. When you confess your known sin, apin ang unknown, apin tong wala, di mo mahibalong sala, pagalimpyohan niya, ganuman niya yung naniman. Ang gusto sa Diyos na magkinabuhi kita na limpyo sa iyong tubangan. This is what really God wants. Nga magapanghita po sa iyang mga kanakana. Nga gusto niya nga limpyo kita. Bisan kita naman, no? Kinsa may gusto nato nga magkamuritsin. Kinsa may gusto nato nga maglunan sa lunangan. Wala man siguro. So ang kabubuton yun sa Diyos nga limpyo ta sa iyang atubangan. Pagkanindot mong guling limpyo ta, no? Ang atong pagbati, gwapo kayo, nakaligo tayo yung sakto, nabunta, lukog ta, di ba kita nga limpig ng atong lawas? Kita mo ba ito dyan o kahapsay sa atong pangunahuna, presko, maghimso ang atong kinabuhi? O sa espirituhan mong aspect mo ng kabubuton sa Diyos na nitabok sa iyang mga kanakan. Nga magkinabuhi kita na limpyo sa iyang atubangan. So muna nga naaling 1 John 1:9. Usa ka nindot nga grasya nga gihatag sa Diyos alang ka natong tanan. Now, how can a righteous God forgive unrighteous human beings? The justice and righteousness of God were satisfied or propitiated when all the sins of mankind were imputed to Jesus Christ on the cross and judged. Now, just remember, unsay nagapanghita po dito sa cross. Dito sa cross, atong nakita, ang pre-salvation sin, okay na. There is a cross. Ang pre-salvation sin o ang itawag na ito post
Soul. Wala na na siya. Sa wala pagkamaluwas, nakidaghang sala. Human sa imong kaluwasan, makabuhat po kag sala. Pero dili sa cross, ang pre-salvation sins o ang post-salvation sins, gibayaran ni Jesus Christ sa cross. Bayad na. Ubo sa, dili na ka magkabalaka, dili mga sala, kay bayad na ni. Apan, sa post-salvation sins ni mo, kinahanglan gamitan ni mo sa 1 John 1. Bisan dinod humana ang bayad, kinahanglan, you need to follow the procedure. Bayad na nito sa cross, what you really need to do is to rebound. Then, munang automatic, munang niyo sa faithful. If we confess our sins, He is faithful and just. Pero faithful man siya, automatic na, humana sa cross eh. Wala na kinahanglan buhaton si Jesus Christ. Murin proactive ang gitawag ibuhat niya sa cross, sa taktang na mag-rebound ka. Dili na kinahanglan trabahuan ni Jesus Christ, humana niya ang pagtrabaho sa pagbayad sa tanang sala. Gibayaran niya. What you will do is just to, ang sama, to acknowledge. Hindi mo lang i-acknowledge. So, the blood of Christ, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. One is the 1 John 1:7. The blood of Christ refers to His substitutionary spiritual death on the cross. The work of the blood is twofold: the forgiveness from all pre-salvation sins at the moment of salvation, and the forgiveness and purifying from all post-salvation sins, the carnal believer at the point of rebound. So there is a cross, humana ni. Humana. Siguro ma-surprise mo kung unsa ka kadako ang gibuhat sa Diyos sa tanang katawhan sa kalibutan. Siguro mungingon mo nga ang pinagkamangtas ng tao sa kalibutan, siguro mungingon na mo nga si Hitler. O siguro si Bin Laden. O siguro si Stalin. Si Stalin sa Russia na siya. Grabe to ang niyang ibuhat sa mga tao para mahandok sa iya. O manok pa, murag panghimulbulan niya ba? Para mo mumbati yung kahandok ang tao na mutuo sa iya. Grabe to si Stalin. Gikan kang Lenin, Stalin, Katalin, patulungan Putin, karon. Kaya sila mga kuwan din na sila, mga autocratic na sila. May ganit, kaya umapit si Fibalin. Yes! Bisa man kato mga dagko kay mga tao, ang una-una na ito, mga pinakadagko kahit sala. Apil ang ilang sala, gibayaran ni Jesus Christ of course. Siguro mo ka, grabe lang. Dili itong lahat sala mo ay nakapa-imperno nila. Ang nakapa-imperno nila, ang pag-reject nila kay Jesus Christ. Ang sala nila, after gibayaran sa cross. Siguro mo yung simuchito, millions, millions ng mga sundalo sa China ang itong patay. Bisan man kung sa kadaghan ang imong napatay, bisan man kung sa ka makasasala ka, kanang tanan ni mong sala, bayad sa cross. Pre-salvation sins ang gitawag na to o post-salvation sins. Gibayaran na dito sa cross. And what we will do, ingon nga mga magtotoo ni Jesus Christ, sa takna nga makasalata, what we will do is just to rebound. So, muna sinod, the work of the blood is twofold: the forgiveness from all pre-salvation sins at the moment of salvation, and forgiveness and purifying from post-salvation sins of the carnal believer at the point of rebound. Simple lang kayo pag-rebound mo.
automatic. Ngayon automatic man, humana sa cross. Igo na lang siya nga retroact. Kaya confess man ka, retroactive. Limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Ngayon man, ang gusto sa Diyos na magkinabuhi ta kanunay nga balaan. Dili ba nato na gusto na magkinabuhi ta nga balaan? Pagkanindot niya na, no? Gusto ba nato yun nga natong kinabuhi sa mo? Basta mo guwawi ganita sa kabubuton sa Diyos, samok yun ang natong kinabuhi. Nagi samok din sa sulod sa imong kalat. Kaya mo po na yung gusto sa itong kaway nga samok kanunay ng itong mga panisip. Distracted kanunay sa mga kalibutan ng butan. Kanunay kang madisturbo. Sa people testing, kanunay kang madisturbo. Sa economic testing, gusto niya na kanunay kang madisturbo. Disaster testing, sa panangabang mga testing niya, momentum testing. Gusto sa itong kaway nga madistracta. Kung wala tayong Word of God na nakapuyo din sa itong kalag, madistract ka dahil, mag-react ka dahil negatively. Bisa mo ganyan sa mga panghitabo na ito karo. May ba ito kung sa'yo na yung nagpanghitabo diha sa buhangin? Fapir pa mo ganyan itong muna-huna? Madistract pa mo ganyan ito? Tabi na traffic, dinatakagi, mutuyo ka ng speakers. Yes, ang atong kaway, daghan kayo po ng pamagi to distract our mind, no? Gusto ko niya nga limpyo ang atong pangunauna. Because of the work of Christ on the cross, God is absolutely just and fair in forgiving sins. Absolute gina, God is absolutely just and fair sa pagpasaylo sa atong mga sala. When you simply name your sins, you are citing sins which have already been judged. Humana na sa cross. And are no longer a barrier between you and God. Hindi na mabag ang sala. Gibuhat na ni Jesus Christ, yan ang gibroken ang barrier. Katong unong ka mga barrier. Gibungkag na ito ni Jesus Christ sa cross. Ang sala, ang penalty sa sala, ang physical birth, ang karakter of God, ang position na ito kang Adam. So, kinigtanan, gibungkag ni Jesus Christ dito sa cross, aron nga ikaw, ako, makabalik niya anytime, makasunod. Di na ta kinahanglan lahat pang tao nga mo recommender na to para makabalik ka sa Diyos. No, dili na. Ikaw na mismo na naka-access na to sa Diyos. Ang Diyos nagapaminaw sa tuwa karon. O samtang ikaw nagapaminaw sa punong sa Diyos, naka-access na to sa iya. Ngamuin ka nga, yes God, nagkahandot na po ko. I remember the story sa higala ni Glinda na dilipit siya ma dalipit siya niya ng pagkahadlok at yan sa mga iwalay kahadlok na matay kahadlok ang tanan pero kung natay puno sa Diyos ang kahadlok ato din na siya ma lampasan pero lahat na nang magkahadlok ka bisag nalitaw ng agi na yung bumuton, hadlok na ka. Kung sa may nakita ni mo nga kwan, hadlok ka na. So, murag nalay, anino nga misiga ni kwan din ha, hadlok ka na. Gerting lisura na magkinabuhi. Nagkinabuhi si hadlok. Wala, makarelease sa pamagi sa atong kaway, no? So, kinahanglan makarelease tani anak. So, you are not only back in fellowship, but as of the moment, for one second at least, you are filled with the Spirit.
The moment nga nag-rebound ka, pag-rebound yun din mo, automatic, at least yan ako lang na siguro na filled ka sa Holy Spirit. Sa diyan, nalimpyo ka sa tubangon sa Diyos, na-filled ka sa Holy Spirit. Meaning, ang Holy Spirit magka-function na po sa iyong kinabuhi. Makalihok na, He is not green, He is not pins. So, nana po yung espirituhanon nga production nga meta po sa iyong kinabuhi. Espiritual ka na po. Amulig na, pag mukilat na po ang gamay, mahandok na po ka. Kasi, kinabuhi alagi, sa ako nang ingon sa inyo ha, mauna ng number one nga lintag sa itong kaway, hadlokon din ka. Dili kanya gusto nga ang atong pamunauna, kanunay malibayon, kanunay malinaon, dili niya gusto na. Sa mukong niya permanente ang atong pamunauna. Huwag ang kasagaran sa tuwa, nag-enjoy po sa pagsamok sa itong kaway. No? Nag-enjoy ka ba? Nagsabay ka ba? Wala na itong ma-resist. No? Wala na itong ma-counter-attack ang pamagi sa itong kaway. Isabay-sabay po ta. But I just do hope na masamtali mo ni siya karun. And this is the way how Satan and the devil trap everyone of the believers. Pamagi sa itong kaway na itrap ka niya niya. Kamatay yun. Saan na niya kapamagi ng halukong tas kamatay yun. In fact, ang Bible si Victor sa tuwa nga death is victory. Pero ganun, mahadlong yun ang tao sa kamatay yun. Pamagi sa itong kaway. Pamagi sa itong kaway. But we are back in fellowship, no? At the moment, we just rebound. At least, at that moment, o niyan ang asikan, nahimutang fell with the Spirit. But sometimes, kung bata pa tanga Kristohanon, before we can take another breath, you may be out of fellowship again. Muna isa ka problema. Mapalang pag-rebound din mo, nalimpyo na ka-filled na ka sa Holy Spirit, pag ginhawa pa lang mo kaya, worry na po. Muna isa ka lang kong problema. Kawore o kanusama dakpan si kanor. Kaya hindi nagwore ka ron. Ang uban, lahi lang ilang kawore, kanusama dakpan, ang uban po, nga di madakpan. So nagbangga ang mga wores, na lahi wores ang mga tao. Ang uban, nungingot. Muntak madakpan na naoy, parang limpyo na. Makaklase na insakto. O ka, musulindi na lang ta. Muna yung pinakadabis nga solusyon. Mawag yun yung pinakadabis nga solusyon. Kuwa mo lang ko yung sala, matubangon na yun. Bisa kinsa pa kung umunta na sa kuwa. Okay, pamo ko yung sala. So, you are filled with the Spirit, but before you can take another breath, you may be out of fellowship again because of failure in the second step. Now, atong tanaw ni kay diri sa second step, diri, ayaw hunong sa rebound. Kaya kung diri ni mo masabtan ang second, devastated Japan, kanang nag-Japan problema. Dirita sa isolate past sins. Have you ever observed a chain smoker? Kanang, ayang ibuhat din ang example din ang mga nagkasigarilyo dito. Ang chain smoker, wapamahurot na niya ang unang gidodo di asyan simon, kuha na po lang siya isa. Di pa mapalong ang niya ang isa kasigarilyo, dagkot na po sa ikadrong sigarilyo.
wala kita wala change na kaya. So dili ma broke, no? Never using a match. Di na siya kinangalan magamit pa o pusporo. So that is the modus operandi of many believers. They are chain sinners. But kasabot niya nga, ang kasagaran sa mga magtotoo, especially wala na kasabot sa mga doktrina, mukagapit sila din yung chain sinners. Lightning one sin upon another. Ang sala, nagsisumpay ang sala. So they claim that rebound does not work. So muna nilang nauna nga, rebound does not work. Well, of course, rebound does not work for them. Dili magamit ang rebound na lang kanila. Mapoy pag-inhawa nila, nakasala na po. Nabalaka na po. Nag-worry na po. Nasina na po. So this sin, confess this sin. And confess and sin, confess. So ikaw lang sila nag-anana, silang kinabuhi. And then they start worrying about that sin as though God had not forgiven them. Ang sala, gi-confess ni mo, niya, pagkahuman niya na, nag-worry ka na po. So, nagbalik-balik ka lang. Naiuban, ang ilang sala, di nila makalimtang o konsensya yun sila sa ilang sala. Na-consensya din sila sa ilang sala. Dili sila makapasayno sa ilang sala. Para sila ang ilang kaugalingon, murag dili nila madawat. Ay, mga tao nga nila na. Dili sila makadawat sa ilang kaugalingon nga nakabuha ko. Dako kayong sala. Kung tumod niya na ang sala, permanenting nagpilit ganito kanila. Dili sila maka-isolate sa past sins. Kung sa samang pag-iusap, bisan man ikaw o ako, kung na kay taong nagidungtan, unya, nakahuna-huna ka ng pagdungot sa la, nag-rebound ka. Pag-rebound ni mo niya na, nag-ibon sa'yo mong una-una ang pagdungot sa iya. You cannot isolate past sins. Kung sinenda po sa'yo nga, pagbalik-balik niya pong ka sa rebound, rebound does not work. You need to isolate past sins. Kinahanglan imuhan yung biyaan ang sala ng milabay na. Bote pa sa bot, after you rebound, huwin ka nga, Father God, nagdumot ko. Kung sa may ipunan niyo sa pagdumot? Pagdumot, gihapon. You are not isolating. Dapat, kung nagdumot ka, ning-confess mo ka, Father God, kining akong kinaya, madinungtanan din ko. So, saan naman yung kwato na yun eh? Dapat, dinadyo ko magdumot, God. Ako na siyang higugmaon. Makita niyo yung dagway, ah, dapat, God, impersonal na gini. Muna, dapat mo usap. Pero hangtod nga nasa iyong pangunahuna ang pagdumot, bisan pag mag-rebound ka nga mag-rebound. Ang rebound does not work. Rebound, mag-work lang siya after you isolate past sins. Kinahanglan, mo isolate ka. Nasabdan ba ninyo ang isolation? Isolate? No? Ang sa may isolate sa Bisaya? Eh? Ha? Hikling. Mulikay. Mupahawa. So, hikling. Mupalayo. Pwede. So, buot kayo sa buot nga, diling na kanya na. Kung sa itong nakita nimo nga mga sala na nasa iyong kinabuhi, dapat mo isolate na ka. Kaya di makaya o mag-rebound lang ka niya, nagyapod mong pagdumot. Di mag-sili. Nagsigigyapong ka o rebound, nga nakasinasina ka, pero
nagsindiya po kag kasina. You need to isolate that empty. Dapat wala na ng kasina niya. Dapat magmalipayon ka sa ubang nga nagmalampuson o nagmalampuon sa inyong kinabuhi. Dapat nag-enjoy ka kung sa may kalipay sa upan. Mahilak po ka kung ang uban naghilak po. Sabay ka silahang mga kalisod. Isolation. Isolate past sins. Nag-rebound ka nga, nahandlo ka. Pero pagkahuman pa lang yung rebound, huwag yapong kakalingkawas. Nahadlok yapong ka. Unsa yung hitabo sa atong life? Kumusta ang atong spiritual life niya na? Dili yun pagkalihok diya sa espirituhan ng pagkinabuhi. Nagkinabuhi sa kahadlok, nagkinabuhi sa kasuko, nagkinabuhi sa kabalaka, nagkinabuhi sa pagdumot. Asa may produce din ang spiritual life? Wala. Di kita makaproduce ang spiritual life niya na. So, the sin confess the sin and they start worrying about the sin as though God had not forgiven them. The old sin lights up a new sin of worry, anxiety, guilt, self-pity. Napabayang usay, nani no? Namurag para sa itong kagalingon, di nita makadawat sa itong kahintang. Ngayon kita nga, anong ingon ani magigit ko, no? Anong di magkuparihan eh? Kinsa man ang mga dagkong tao niya? Kinsa? O kwarta lang, anong di magkuparihan Hindrisi, no? Anong di magkuparihan Elon Musk? Ganong mga kumbalay, nanima, ganong ilahay, nanama, dilit ang kadawat sa itong sarili. It's time for us to accept, no? Ugun sa man ang ihatag sa Diyos sa itong kinabuhi karoon, dapat magmalipayo na ta. Morally, morning purpose sa Ginoo sa itong kinabuhi. Ug bumaling pagkawan ako karoon, dapat pasalamatan ako ang Diyos ug magmalipayo ko din nga. Pagkawan karoon. Enjoy what you have. Do not compare yourself. Ayaw ikumpara mo ito sa uban. Kaya every time yung ikumparain mo kaugalingon nga ito sa uban, naging uban na mas advantage kaysa inyo. Naging mas advantage. Ma-frustrated ka dyan. Enjoy your life. Mag-enjoy ka kung sinasay mo nga. Masaya, may inyong lagi tayo. May ito, inunani ko, no? May ito, ginato ko. Ang Diyos na i-purpose yung kinabuhi nga rin yung anak ka lang. Ayaw na pangandoy niya itong wala gihatag sa Diyos sa inyong akay. Dili ito mo i-purpose niya sa imong kinabuhi. Ang purpose niya sa itong kinabuhi, mawalan yun niya. Ang Diyos, naghatag ka na ito o opportunity na makapangalagad ka niya. Ang ato itong simbahan kung atong tanaw ng atong simbahan gamay nga kuan ra magin eh inato pero para sa kuwa dako na kay ning opportunity sa kuwa murag mo na ning ako ang pangisdaan murag ako og nangisda dali nga God na napoy opportunity mangisda na po ko pak oh, COVID na po COVID duha o tulo upat lima kataw nga akong matunduan. Opportunities to bangon sa Diyos. But I really praise God that God provide a herald. Nag-provide din siya a herald. Really, lang kita magkabalakan. So dapat wala na ito ng mga worries, anxieties, guilt, self-pity, bitterness, revenge, no? So that these carnal believers never advance in their Christian life. Hindi ligid sila makabanti sa ilang Christian life.
At least man lang makananaw-nanaw ka, maka-stick ka in fellowship with God, makatilaw ka nga mag-stay with God. Sa usang oras, nag-enjoy ka na niya na, and then rebound. Balik na po sa Ginoo. Kung you can stay another 1 hour, that would be good. Pero katong rebound, niya balik, rebound, balik, rebound, balik, wala kita yagay niya na. Pagbalik sa Ginoo, na, nag-rebound-rebound lang dito. Pulos rebound ang atong makita dito sa evaluation, sa Bema Seat Judgment. They jump in and out of the bottom circle, never staying in fellowship long enough to know whether rebound work or not. Unang sa last, yan, no? Now, if you get out of fellowship because of a sin already forgiven, you have just started changing it. This disastrous habit will keep you continually out of fellowship. Pagbilin kayo out of fellowship. Not for the original sin, but for the current sin which grew out of failure to isolate the first sin. So, importanteng isolation. Importanteng isolation. So perhaps you have some adversity or crisis in your life that you blame on a sin on your past. So hey, kita na ba tayo past tanan dere, no? Kung mudwil ta sa past, wala gyud sa kanato kung makapangalagad sa Diyos. Wala gyud. Puros man tanay mga failures. Puros man tanay mga mali na desisyon. Ayaw nag kuna-una itong past nimo. Wala ito yung dapat ang past. Daghang mga believers sa Old Testament time that they are failures. But they never look back. They never look back. They move forward. Like David. Si David. Unsa man si David? Kakuyaw sa sala ni David, ha? Grabe pa kayo ang mga schemes. Gamit pa siya ang mga schemes. Nga para lang matabunan niya ang iyang sala. Pero unsa man, sa diyan nakabalik siya sa Ginoo. Wow! After nga nag-rebound siya sa Ginoo, he never looked back, he goes forward, and he said, no matter what will happen to me, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. That's the life of David. The life of Paul. Kung imutan naman si Paul. May ngunagit siya po, Apostol Pablo, ha? Great sinner siya. Siya ginang great sinner para sa iya. Pinaka-great sinner siya. Pero mato ko niya, I press on toward the goal. Gibiyaan niya ang mga nangagi. And then, he press on toward the goal. Ayaw na kunaw na itong mga nilabay na ito. Hindi na ito magkatabang sa tunga. Ayaw tagay o sobrang pagtagad ang mga pas. Ang imong tanawang karon, ang karon. Pwede na ka mahimong great believer bisan pag-unsa ka daw ang imong past. Bisan pag tanawon sa tao, mura di na ka makarecover. Ayaw tanawa ang imong past. This coming September 25 di natay sa ka-opportunity sa rehabilitation center sa Kalinan. No? Itagantag opportunity. No? More than 100s ng mga girihab nito. Mix Muslim, Christians, sa mga ba? Nalito. Now, bisan dito, na sila na ng kahimtang. Wala nagpasabot nga dili sila mapit sa kitawag na ito, super grace believers. Kung mahimo ang maluwas sila,
pwede pa rin na sila na mahimong super grace believer o mag-mature ka believer in spite of unsa ang masala na sila. Wala yung sa katao nga dili pwede nga makaapas sa espirituwal ng pagkantong kung siya positive lang. Kaya sa may ang prinsipyo din na, ang prinsipyo yung nani. Walang nagpasabot nga anak ka sa usang ka amahan ng drug addicts nga ikaw po naman drug addicts. Siguro na yung mga uban nga na ay amahan nga na addicto. Kung nasa yung mga anak na mga maayo, dilita lang tungkol kay drug addicts sila, nang mahimong drug addicts po talaga lang mga anak. No. Dili yung anak. O dili po nagpasabot nga tungkol kay ang imong amahan, maayo kayo ang imong amahan, siguro pastor pa ang imong amahan, nga ang imong anak, maayo po. Pwede po nga, bisan maayo ang imong amahan, pwede po lang anak mahimong drug addict. Volition is the issue. So, bisan mag-unsa ang kahintang sa mga tao, sa atong panglantaw, sa atong standard, murag atong tanawang sa society, nga kana sila murag layo kayo, siguro sa atong standard, murag dili madawat, but in the sight of God, they are very welcome. Pagadawaton, giyapon sila sa Diyos, anytime nga, mubalik sila ngayon kanila. Just remember, tanan niya mga salag, ibayaran sa cross. Kung dapat, bisan man ang ilahang pas, di sila dapat magtutok niya na the moment na mubalik sila sa Diyos, sila pagkadawa ng Diyos, dayon. So we will go, na yung kitawag niya, a confessed sin and therefore a forgiven sin. Kinikitawag na to, nag-confess na ka, forgiven ka na, pero nagbalik yapon. Gitawag kini sa, we will call that ancient sin the skeleton in the closet. Murakag na kay aparador ba, nga ang imong aparador sa sulod na ikalabira. Skeleton in the closet. No? Naibukog na nasa sulod sa imong aparador. O ang matagusan ni everyone has one. If you associate all discipline with your skeleton, you are out of fellowship and will remain there as long as you cling to that either sin. Namunutay old signature. So kanunay kita nga murag natay kita guhaan sa sulod. Natay mga pagdumot din ha. Natay mga kasuko. Hatred, natin mga ambisyon. Katong gihi, ingon ni Linda kanina, yes. O sayang atong mga ambisyon, no? Nilapas na sa Amerika, o sayang mga ambisyon na to. So, kung nata din ni murag, nilapos sa Amerika, atong mga ambisyon sa atong pinabuhi. Pero banggaan lang tayo yung James 4:14. Kung sa mga James 4:14. Bibasahan rin nyo. Basa po, kaya parang lihok ko na lawas, no? Ang sulat-sulat po dahil gamay. Kaya sa'yo na makabasa. James 4:14. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, and then it's gone. Okay. Salamat. It's all missing. So, ato daw ang kinabuhi. Kinimugod, kung masawa niyo ang entire mga context nini, dagang kaysa pangandoy sa kinabuhi. Mabawit itong nag-iusin niyo nga. O sa'yo nga itong pangandoy, mulapas na sa Amerika ba? Nagtaluta na sa hangin. Nga, o sa'yo nga itong kwarta, murag, napuno na kwarta ng itong balay. No?
So, so far kung atong pagtanaw ng atong huna-huna, huwag ko i-limit, no? Ang taga, huwag ito i-limit mag-isip. Tama pa na, huwag i-limit na. Huwag i-limit nila mag-isip, no? So, pero lagi sa iyong pag-strive, striving heart ka. Ay, butang na to, ngayon, striving heart ka nga. Naangko na yun mo ha, naangko na yun mo ha. Pero pagka huma, lagi mamatay ka. Kaya mo maningin sa 414. Samtang ang tinuod mao, kamu walay hinsayran may tungod sa kaugmaon. Kaya unsa ba ang inyong kinabuhi, kamu sama lamang sa aso, nga sa daklit magapadayag, kunya, mahanaw lamang. So, ikutan na to, nangko na niyong tanan, kay striving hard kay yun, double time ka. Try for pa ganit siguro. Ang gabi gani, himo na niyong adlaw siguro. Huwag kang adlaw, himo na po niyong gabi. So, kuha na yun. Oh, na-achieve niyo ang mga pangantay. Pero ang sawa ba niyo ang pangantay? Sama man ang kasaso. Pagka-ugma, mawala na ang atong kinabuhi. Sama lang daw ka sa aso. Uyawan ang sama sa aso, no? Sa Grego nga pinulungan, unsa siya, itawag siya, akmis. O ang pulong akmis means the shortness of life. Mubo nang idaw itong kinabuhi, akmis. Kaya muna sa English, itawag siya, oh. Before. Aso. Sa Igrito, akmis. Sa Bisaya, aso. Aso, oriyan mo. O niya, ang yan meaning is shortness of life. Shortness of life. Ooh. Tanaw ang aso. Pag namin na kita ang aso. Siguro kung magsindi kong aso dili ka ganyan karon, tanaw niyong aso, mulupan na sila na. Pero bisa kung saan niyong tutok sa aso, a matter of, hindi nagkabot ang minute, a matter of minute, bisa kung saan niyong tutok niya na, mawala din ang aso. So, morning atong kinabuhi. Ako karon, nagwaling ko sa inyo, hindi rin. No? Bisa kung saan niyong tutok sa kuwa, time will come, may nga mo, wala na ganyan si Pastor Andrew. Mahanaw ako. So, sama po sa inyo ang kinabuhi din. So, what is life really all about? Kung saan nila kinabuhi? O ngunin disulti din sa James 4. Wapo ko nag-ingo na nga, tinapulan ko ka. So, ayaw ipangandak ang kaugmaon. Dili kayo ta mag super illusion. Ang atuwa, contentment ang pinaka-importante sa atuwa. Dawato na to, kung sa man ang gihatag sa Diyos ng hindi na to. Di na to mag, ayaw na tong suffering nga magunahuna na ta sa mga kalisod na to, magunahuna na ta sa atong mga ambitions kinabuhi, nga yunana, yunani. Ugun sa may nasa atuwa. Tama na. Mag-enjoy ka na. Enjoy your journey. No? Dapat mag-enjoy ka sa iyong Christian way of life. Subo ka na siya, no? Isolate past sins. Kinahanglan, kini mga hatred, mga mental attitude sins. Kini gitawag na ito hatred, hostility, jealousy, bitterness, anger, kini siya, kini worry, anxiety. Dapat makalabang na tanini. Dapat mag-enjoy kita sa itong kinabuhi. Eh. Tagalipulog ka ng kalipay ang inyong kinabuhi. Bisag gamay ngiti man lang sa inyong spiritual life. Just remember,
na disimplo ta sa tong kaaway for many years. O dapat karon mag-enjoy kayo sa imong spiritual life, magmalipayon kayo sa imong journey sa pagpangalagad sa Ginoo. Just remember, mubulang ka itong kinabuhi. Tapos, devastated pa yun. Mubulang nga itong kinabuhi, tapos, wapag yun mapurma ang itong spiritual life. Wapag yun naglindot ang itong kinabuhi. So, dapat makalabang ang tanya na. And then, after isolation of sin, no? O sahay, kining mga sala, no? Mga naghawin na to, nagkapa-Istanbul ka na to. Kanigiging on sa James 3:2, for we all stumble in many ways. If someone does not stumble in what he says, he is a perfect man. That means he is a mature man, able to bridle the whole body as well. Pagkanindot, kung adunay usa ka tao nga kaya niya mapugngan ang iyang kaugalingon, especially ang iyang dila. Ang isgutan din sa James to. Nagpasabot, he is a mature man. Ang gigamit sa English is perfect. Nagpasabot nga, he is a perfect man. But a perfect man, mas ang iyong hatagag emphasis, he is a mature man. Mature spiritually. Itong sa katao nga nagkinabuhi, nga diin, nagkinabuhi nga hamtong na magtotoo. Dili siya magapanghilabot sa takuban. Nawanhin kita si katulo. After you isolate past sins, sa diyang nag-isolate na ka sa past sins, dili na ta sa number 3. Dila ka na, mga tabi-tabi, biyakan na lang itong tabi-tabi. Dili na ta. Keep moving na ta. Rebound. After rebound, isolate past sins. Kalintin na siya, put it to oblivion, no? Dapat imo na tong kalintan. Di na ka mabalik pa dito. And then keep moving. Muna ning Christian way of life. Genuine Christian way of life. Muna ning nagapangalagad na ka sa Ginoo nga klaro na. Nahibaluan na ninyo ang imong mga agi. Nahibaluan na ninyo ang imong mga ginabuhat. Nga kining tanan nga ginabuhat ninyo as unto the Lord. Para sa kahimayaan sa itong buhay nga Diyos. When I am reaching forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Muna ninyo nag-enjoy na ka sa inyong journey. Did you enjoy your journey as a Christian? Ha? Nagmalipayon ba mo? Amen! Dapat pumalipayon ta. Dapat excited ta. O, Domingo na po! Ay, si Kaguloy. Kapoy ka mo si Kagul. No? Trust God. Commit your life to the Lord. Trust Him. Hindi ito magpadala sa itong kaaway. Bitikon lang ito sa itong kaaway ini. Muratag ka ng, kuwan ba? Kanang baboy bitaw? Nga kung pahigdaon sa iyang amo, bitikon na lang kilid diri. Hinda din ang baboy. Morning ka itong kaaway. Bitikon na tagamay. Awa na. Wala ka na. Ang kuyong pagkakayo ang nagapanghita po sa toa kayo muna ni. Kining itawag na to nga dili ta makahibalo, mag-isolate sa sala, di man ta makakit moving. May lang ang tao, ikaw lang ang nadisturbo. Ang problema niini kay mo, mudisturbo pa ta sa uban. Ang akong sala,
nga akong gitipigan sa akong aparador, murisulta pa yun sa pagkadaot na ito sa uban. Mudamay yung sala pa. May mong makasala ko ng uban. Labi na ng tapit kami, oh. Kaya nandili ito maka-isolate sa gossip. Pabitan na ito sa iya, ha? Pagtabi na ito sa iya, labi po sa spikas. Wala na ito kay Balog ng Miyamot ng usa ka kilometro ang imutan sa ako ang permirong tabi. Kung yung kato kayo, nilupad ka ito sa pikas, ningabot sa Amerikas, ito, tingala ta nga ang atong tabi. Nagsuroy-suroy na sa tibong kalibutan. Pilay na damage. Dili lang kay ikaw lang ang damage. Na-damage nimo ang pipila ka mga believers. Nga itong kung kinsa man na, mabito na nga, ang pulong sa Diyos, nag-aingon yun, ang gasip sa lamang yun, sinagdatang nung yun. Kinibito ang itawag na ito, public confession, dili man gini siya dapat. Pero doon ay mga churches nini nga, parang masatisfy sila, gusto nila ng public confession. Kanang kung nakasalaman ang ilahang pastor, pastor Tio Neristo nga, niya, o sige, apology ka. Isulti din mo ang talanin mong mga sala. Dahil ba nga nag-practice niya na? Now, bawal ganyan tabi-tabi. Public confession na ba yun noon? Itabi na ko sa inyo ang sala. Sigurado ko nga, siya nga wala kay baro sa akong sala. Muna siya, yun ang natin si pastor, no? So, nakasalala ko siya. Ang katong pinagkabuhok nga naminaw nga wala na kay baro. Na kay baro na. Ningkalat na. Tanawa ka ron. Dili lang kay milyon ng tahibalo sa paghita po na nangos na ng kahigala. Halos ibong kalibutan. Why? Tungkol kay hilig tao, social media, hilig tao, tabi-tabi. So, ang sala sa usa, gitabi sa usa, ibutang sa social media, bungkag. Mabitan ang nagtanaw ko sa itong nasod, it seems nga we are divided into two. It seems that we are divided into two. May pila ka senadors nga sa Pikas, may pila ka senadors nga sa Pikas, may congress nga sa Pikas, may congress nga sa Pikas, na bahin na bahin ka. Is that a healthy nation? Healthy ba ang nasod nga divided? Dito. Dapat united ang isang nasod. Pero, wala din na. Kanang public confession, yes. Sa tuwad, dili na ito na ginatugot. Sa din ang pagkasala ko, I just go directly to God. Di na kumusulti sa akong misis. Misis, nakasala ko niya. May pasayos ko noon, no? Just go directly to God. Walang public confession. And then by that, sabihang nag-rebound ka, nag-isolate ka, keep moving. God's purpose for every believer is to advance toward maturity and the super grace life. Okay, ba lumang ko sa super grace life? Super grace life means spiritual maturity. Grace, magiging kabubuton sa Diyos. Grow in grace. But sa about spiritual maturity. Si Kang Peter Treten, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So muna yung isutan niya, grow in grace. Tingnan mo magay. Kung nagatubo ka sa grasya, nagkinabuhi ka ng uyon sa kabubuton sa Diyos. Di ka nagkapanghilabot, di ka nagkasuko, di ka naglumot, di ka nag-self-pity, wakay kabalaka sa ugma, nagsalig ka sa Diyos. Muna ang super grace life, ang super grace life, tingsaka nga sa taas. Kaya bisan mag-unsay, nahita po sa kalibutan, bisan ibagyo ang kalibutan,
sa sulod sa imong kinabuhi, adunay kalinaw. God has made grace provision for reaching this goal through the gift of the pastor teacher who communicate Bible doctrine and the volition of the believer who learns doctrine through the feeling and mentorship of God the Holy Spirit. Muna yung grasya sa Diyos. Divine asset. Unsa gibuhat sa Diyos. Wala kanya gikulangan. Yatagan kanya ang word of God, may mong pagkatunan. Nag-provide siya gasang ang pastor teacher. Nga din ang pastor teacher mo ay magkatudlo ni mo sa pulong sa Diyos. May sa pulong sa Diyos. And then na pa ang ministry of the Holy Spirit. Nga din ang ministry of the Holy Spirit mo ay nagkatudlo kanimo aron nga ikaw makasabot sa pulong sa Diyos. So this is the function of the grace apparatus for perception. He never stands still. In the Christian life, we either progress or retrogress. Now, hinunduman na to. Ang atong kinabuhi, kung wala tayong progress, kung saan ta? Nag-retrogress ta. Ayaw mo yun nga, ako, parang yun kung ang kristohanon, strong ka ito. Strong. Kung wala ka nag-advance, nagpasabot, nag-atas. You need to go advance. Dapat mag-grow you ka. At least na kay himun sa matagadlaw sa iyong kinabuhi para sa iyong espirituhan na pagkakamtong. So the rate at which we advance or retreat depends on our consistency or failure to learn and apply Bible doctrine. When we accomplish the goal of spiritual maturity, we become a winner in the spiritual life and a witness for the Lord Jesus Christ in the angelic conflict. Dili lang sa tataman sa itong pagtuon, mag-aampo na. Ang hangyo na dala sa pagnindog. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa imuhang paghatag ka na mo opportunity sa pag-gather, sa pagtuon sa imuhang pulong, sa pagbalikon sa among kalag, nga dili na kami malitag sa among kaaway, Father God. Tabangi kami nga magpadaugon kami sa adawad-adaw ng mga pagkinabuhi alam na kanina. Salamat sa inyong grasya, sa inyong gugma, sa inyong kaayo. Ang tanan ng mga pagpasalamat, pagdai, paghimaya, ang ginawaling anak kanimo. Tungkol kay ikaw lang yun ang dapat ng dawat din. Ikaw lang ang deserving din ni Father God. Kini ang pinahatag, pinagi lamang sa inyong bugtong anak, si Christ Jesus. Amen.